Hello mga kananay! 1 month pala ngayon ang aking bunso, si Von Braden. Ayan. At dahil hindi ako mahilig mag-prepare ng mga ganitong milestone, yung panganay ko ang nag-drawing at nagplano ng kung anong gagawin. Kita nyo naman, napakagaling yung mag-drawing, may mga dinosaurs pa. Sinusubukan nga namin gumawa ng effect dito pero epic fail. Ang ending, sumama na lang kami kay Daddy Dondon sa talyer. Naghatid lang naman kami ng piyesa ng armored car dito sa talyer. At ayan na nga, pauwi na kami. Medyo disappointed nga si Kuya Dandan dyan dahil hindi kami nakapamasyal. Ang sabi ko sa kanya, magluto na lang kami ng panset sa bahay. Pagkadating nga sa bahay, nag-isa ko kaagad ng karne. Nag-prepare na rin si Daddy Dondon ng mga ingredients niya. Konting carrots, beans, sayote, at umbok lang naman. Medyo multitasking nga tayo dito sa part na to. Isang kamay lang kasi yung gamit ko at yung isang kamay naman ay nakahawak ng camera. Gisa lang natin yung mga gulay at lagyan natin ng konting tubig para lumambot. Hindi ko nga pala alam kung anong klaseng pansit ang tawag dito. At dahil nga nagtitipid tayo, ito na lang yung naisipan kong lutuin. 40 pesos per pack nga lang to sa palengke, may pansit na and kasama na rin yung mga gulay. Pwede mo nga palang lutuin to na parang lomi, yung maraming sabaw. Pero request kasi ni Daddy Dondon yung medyo dry daw. So lagyan lang natin siya ng konting tubig, yung tamang-tama lang. Lagyan din natin siya ng Nor Cubes, Magic Sarap, and paminta. Hayaan lang siyang kumulo. At pwede na nating isunod yung umbok. Antayin lang natin ng mga ilang minuto to. Hindi ko na nga pala siya nilagyan ng patis dahil medyo maalat na siya dahil sa Nor Cubes. At medyo maalat din yung ilalagay nating noodles dito. So, tamang-tama lang dapat. Sa part na to, si Daddy Dondon na ang naghalo dahil nagmamarakulyo na ang ating bunso. Ayan. Next time, bibili na tayo ng mas malaking lutuan dahil feeling ko hindi nakakasya dito ang tatlong supot. Dalawang supot nga pala itong nabili ko. Haluin lang natin ang dire-diretso hanggang lumambot yung noodles. And shala, ayan, ready na. Mukha naman siyang masarap. Tingin nyo guys. Next na natin ang plating. Siyempre, kunwa-kunwari lang yun. Ayan, bumili din tayo ng pandesal. Mahirap palang gamitin ang tinidor dito sa pagpa-plating. Gamitin na lang natin yung kutsarang pinangsandok ko ng kanin kanina. O diba, sa halagang 150 pesos, may papansit na tayo. At may kasama pang pandesal. Happy first month ulit, baby Braden!